Angas ng Pinas, Jan Riel Casimero, kontra sa matagal nang nagwawalang halimaw sa Japan na si Inoue Inoue. Kaya ba malakas ang dating sa mga Hapones? Katunayan, ibinalita na sa bansang Japan. Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales may ibinunyag sa paparating na laban nila ni Inoue Inoue. Ni katiting na takot at pag-alala ay wala sa kanyang bukabularyo kahit pa dadayuin niya ang lunggan ng halimaw. Kaubayan natin na si Lito Dante, pinaliit ng mga Hapones. Resulta, pambato ng mga sakang na upset. Ito ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero para laging isa ka sa mga unang makakapanood sa mga future videos ko, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, hit the bell button at paki-like na rin kung trip mo kakwento. Kung ang ating pagbabatayan ay ang mga opinion ng mga kababayan natin, ng mga solidong boxing fans, saya ba? Iba't iba ang mga reaksyon nila kapag ang pinag-uusapan na ay ang matagal nang gustong may kasal na laban para magkasubukan ang Casimero kontra Inoue. May nagsasabi na imposible yan hanggang pag-aangas lang at pag-hype lang ang team Casimero dahil hindi papatulan niyan Inoue kasi si Casimero ay walang hinawakang world title belt. Anong mapapala ni Inoue? Kumbaga, high risk, low reward. Kaya talagang iwasan din talaga ito ni Inoue at ng lolo niya na si Babarom. Pero isa sa nakita nila ay banta itong si Casimero sa maganda. Walang bayad na kartada ni Inoue na walang talo. At ayon pa sa iba, ayaw daw ni Inoue na maputikan. Nilalaban lang siya sa taong nasa kangkungan. Ganito ang mga iba't ibang mga opinyon ng mga Pinoy. Pero sa ngayon mga kwento, hindi pananaw ng mga Pinoy ang ating pag-uusapan ngayon. Itabi muna natin yan. Kaya yung babagi ko sa inyo ay kung ano ang pananaw ng mga Hapones, lalong-lalo na sa isang boxing expert na boxing promoter pa. At ang balitang ito ay binahagi na ng legit na sports news provider ng bansang Japan, ang Yahoo News Japan. Kaya alam nyo naman si Mr. Kwento, nagbabahagi tayo palagi ng mga impormasyon na may mga solido at legit na pinagmulan. Kaya naman ano ang dating para sa mga Hapones ang bagpakan Casimero kontra kay Inoue? Klarong-klaro dito mga kwento sa kanilang headline na Casimero-kun. Ano ba to? Di ko mabasa yang. Translate natin yang. Ang strong appeal ni Casimero kontra kay Inoue. Ang hamon nga ba ito ay magkakatotoo? Ayon sa opinyon ng eksperto, ang susunod na laban ay talagang magandang palabas para sa mga Japanese fans. Ibinigay dito na talagang hindi maitanggi ang superiority ni Casimero. At sinabi nga ni Casimero na bago niya talunin si Inoue, ay unay niya muna itong si Yukinori Uguni. Pagkatapos ay isunod na si Inoue. Pero ayon sa nasabing artikulo, daldalaan muna si Casimero kay Uguni. Alam nila na itong si Uguni kapag natalo niya si Casimero, ay kaagad arangkada agad ito sa ranking at muling kikintab ang pangalan nito sa mundo ng boxing. Ganyan po ang tingin ng boxing expert at promoter sa status ni Casimero na si Kichiro Kanihera. Yun bang talagang aangat si Uguni kung matalo niya si Casimero? Dahil ganyan kataas ang tingin niya kay Casimero na pwedeng maangat muli si Uguni kung matalo niya ito. Kaya lang ayon sa kanya, itong si Casimero ay punong-puno ng determinasyon kung lalaban ngayon kontra kay Uguni dahil talagang motivated itong si Casimero. Natalunin itong si Uguni dahil alam niya na posibleng makalaban niya itong si Inoue. Alam niyong Japanese promoter kung ano talaga ang tunay na pakay ng promoter ni Casimero na kaubayan niyang Hapon na si Masayuki ito kung bakit gaganapin ang laban ni Casimero sa Japan. Sa perspektibo niya bilang isang promoter, gusto ni Mr. Ito ipapakita itong si Casimero na lalaban sa harap ng mga Japanese boxing fans na talagang target ng team Casimero na susunod na taon ay mabigyan sila ng pagkakataon na makaharap ni Casimero itong si Inoue. At ang sabi mismo ng sikat ng Japanese boxing promoter, itong si Casimero ay talagang kilalang kilala sa bansang Japan. Kaya para sa kanya, ang bakbakan talagang ito ay laban na kaabang-abang. Kaya para sa kanya mga kwento, ay talagang may posibilidad talaga na may kasa ang Casimero kontra kay Inoue sa susunod na taon. Pero dahil itong si Luis Neri ang may hawak ng WBC Final Eliminator, paring si Neri muna ang lalabanan ni Inoue pagkatapos ay sunod niya itong si Casimero. Pero kahit sino kay Neri at Casimero ang harapin ni Inoue, para sa kanya, itong si Casimero talaga ay maituturing na isa sa mga malalakas sa mga makakalaban ni Inoue. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko mga kakwento, dadaan pa muna si Inoue kay Tapales. Pero kung mataluman ang ating kaubayan na yaba, ayaba may restback pa ang mga Pilipino. At yan ay si Casimero. Pero dahil napag-usapan na rin natin si Tapales, ayon kay Tapales, hindi siya nag-alala sa paparating niya na laban kontra kay Inoue. Kahit pa sa baluwating ni Inoue gaganapin ang laban. Kampanting-kampanting si Tapales sa paparating na duelo nila ni Inoue. Kung tutuusin, ayon kay Tapales, sa kanyang karera ay sanay na siyang dumayo sa teritoryo ng mga kalaban, Amerika, Thailand, Japan at Mexico. Kaya sa kanyang katayuan ngayon
hindi siya nag-alala na lulusob sa lungga ng kalaban. Kaya ang harapin si Inoue ay talagang wala sa kanyang bukabularyo ang salitang pagkatakot. Samantala, dahil sa laban niya noong September 12 sa Japan ay aba, na-upset niya ang Japanese prospect at knockout artist na si Takeshi Ishii, minalit man ng Pinoy, pero hindi ito naging hadlang para sa kanya para makamit ang tagumpay sa 8 round showdown nila. Ito ang judges scorecards. Unang hurado, 75-77 sa Hapon. Pangalawang hurado, 75-77 sa Pinoy. At pangatlong hurado, 77-75 pabor sa Pinoy. Kaya tagumpay ang Pinoy via split decision. Si Dante ngayon, mga kwento, ay may kartada na, na 21 wins, 11 losses, 12 knockouts at 2 draws. Habang itong si Ishii naman, mga kwento, ay nakalasap ng unang talo at meron na siyang 7 wins, 1 loss at 6 knockouts. Ayan, ang pampataba sana sa record ng Hapon. Nako, nagbigay pa ng unang talo sa Hapon ngayon. Mga kakwento, ang inyong natungayan na impormasyon ay mula po yan sa pananaw mismo ng boxing expert at promoter na Hapon. Sang-ayon man tayo hindi, pero yan po ang kanyang opinyon. Kaya naman, good luck sa ating mga mandirigma. Sana isa sa kanila ang makatalo sa limaw ng Japan na tanyag ngayon sa buong mundo. Tapales at Casimero, ibandera nyo ang bandila ng mga Pilipino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At syempre, bago tayo magtatapos mga kwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Noruel Ortiz, kay kakwentong Walter Canzon, kay kakwentong Mr. Yuzu Official, kay kakwentong Edison Chua, kay kakwentong New Thing, kay kakwentong John Timothy Renalan, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.